Isang beses kada 12 taon, ganyan lang daw kadalang tumama ang bagyo sa Mindanao. Tuwing Disyembre, sabi mismo ng PAGASA. Pero ang tanong, bakit nga ba sobrang lupit na naging hagupit ng bagyong Sendong at pati Mindanao na Bulaga? Franz Noguera, ikwento mo. Laking gulat ng Cagayan de Oro at Iligan City nang salantain sila ng bagyong Sendong. Bagamat hindi typhoon at isa lang tropical storm si Sendong, hindi raw ibig sabihin nito na kaunti lang ang dala nitong ulan. Si Bagyong Ondoy noong 2009. Ayon sa PAGASA, sanay lamang ang Cagayan de Oro sa 113 mm. Katumbas yan ng mahigit sa kalahating dram na ito ng tubig ulan sa loob na yan ng buong buwan ng Disyembre. Pero ang ulang dala ni Sendong, higit na mas marami. 180 mm ito sa loob lamang ng isang araw. Yan ay katumbas ng halos puno ng dram ng tubig na ito na ibinuhos sa bawat square meter ng lupa. Paliwanag ng PAGASA, dahil sa lakas ng ulang dala ng Bagyong Sendong, naging mabilis din ang pagbaba ng tubig na sinamahan pa ng mga kahoy at lupa mula sa nakakalbong Kalatungan Mountain Range. Karamihan pa ng mga lugar, sementado, kaya di rin humupa agad ang baha. Dahil na rin sa lapit ng mga bundok sa CDO at Iligan City, halos 2 hanggang 3 oras lang ang aabutin, raragasan na ang tubig. May sukatan sila na yung baha hanggang dito lang, hindi na sila lumilikas. So kung dumating ang baha na mas mataas kaysa doon sa inaasahan nila, wala na silang mapupuntahan. Pero giit ng PAGASA, hindi sila nagkulang sa babala. Miyerkules pa lang daw, nasa weather bulletin na ang Bagyong Sendong kahit nasa labas pa ito ng bansa. Lagi namin sinasabi sa mga tao na maging handa sa mga posibleng flash floods at landslide. Gayunpaman, aminado rin sila sa isang problema na lumang tugtugin na, ang kakulangan ng gamit. So sana kung magkaroon tayo ng mga rainfall stations doon, magagamit natin yung para sa early warning. Franz Noguera, News 5.